10 prutas na best kainin ng isang buntis. Hi, Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Mahilig din ba kayong kumain ng prutas ngayong kayo ay buntis? Kaya naman, gusto ninyong malaman kung anong mga prutas ba ang magandang kainin para sa inyo at kay baby. Maganda bang kumain ng prutas ng isang buntis? Yes! Ang mga prutas ay sagana sa vitamins at minerals na kakailanganin ninyo ni baby. Kaya naman, mahalagang kasama ang mga prutas sa inyong diet araw-araw para masiguradong may dagdag nutrients kayo ni baby. Anong mga prutas ba ang best kainin ng mga buntis? Una ay ang avocado. Ang avocado ay mayaman sa folate na kailangan ni baby. Mayaman din ito sa vitamin C, vitamin B, vitamin K, fiber, colin, magnesium, and potassium. Sabi ng ibang buntis ay nare-relieve daw ng pagkain ng avocado ang pakiramdam nila ng nausea o nasusuka dahil marahil ito sa potassium at magnesium na nasa avocado. Ang potassium ay nakakatulong din sa leg cramps ng isang buntis. Ang leg cramps ay dahilan ng mababang potassium at magnesium ng katawan. Ang colin naman na nasa avocado ay mahalaga para sa development ng brain at nerves ni baby. Ang kakulangan sa choline ay pwedeng maging dahilan ng neural tube defects at lifetime memory impairment. Pangalawang prutas ay ang banana. Ang banana ay isang magandang source ng potassium. Meron din itong vitamin B6, vitamin C at fiber. Ayon sa isang 2014 na pag-aaral, nakakatulong daw ang vitamin B6 para ma-relieve ang nausea at vomiting in early pregnancy. Pangatlong prutas ay ang apple. Ang apple ay mayroong taas na fiber at magandang source din ito ng vitamin C, vitamin A, potassium at pectin. Ang pectin ay isang probiotic that feeds good bacteria in your gut. Pang-apat ay ang guava. Ang guava o bayabas ay isang napaka-excellent choice of fruit for people who wants more nutrients like vitamin C, vitamin E at folate. Ang pagkain ng bayabas ng isang buntis ay nakakatulong para ma-relax ang kanilang mga muscles. Para ma-relax ang kanilang mga muscles, magandang digestion at mabawasan ang constipation na sadya namang napaka-common during pregnancy. Panglima ay ang watermelon. Ang watermelon ay maganda para sa morning sickness ng isang buntis. Nakakatulong din ito para maging hydrated ng isang buntis. Nakakatulong din pala ito to ease heartburn and reduce swelling. Mahalagang paalala din po pala para sa ating mga sisi na may gestational diabetes na kailangan niyo pong i-ask ang inyong doktor kung iaallow niya po kayong kumain ng watermelon o kung gaano kadaming watermelon lang ba ang pwede ninyong kainin. Pang-anim ay ang mga berries. Maganda para sa isang buntis ang kumain ng mga berries gaya na lamang ng strawberries, blueberries, at raspberries. Mayaman ito sa carbohydrates, vitamin C, at folate. Carbohydrates gives you much needed energy and they pass easily through the placenta to nourish the baby. Pang-pitong prutas ay ang orange. Ang orange ay nakakatulong para mapanatiling hydrated ang isang buntis. Magandang source din ito ng folate o folic acid. Ang folate ay isang B vitamin na napakahalaga para maiwasan ang brain at spinal cord defects, also known as neural tube defects. Ayon sa American College of Obstetricians and Gynecologists, recommended para sa isang buntis ang uminom ng 400 microgram ng folic acid per day bago pa man magbuntis at 600 microgram naman kapag kayo ay buntis. Ang orange ay isang magandang source ng vitamin C na isang antioxidant na nakakatulong para maiwasan ng cell damage. Nakakatulong din ito para maabsorb ng katawan ang iron. Pang-walo ay ang mangoes. Ang mangga ay isang napakagandang source ng vitamin C. Mayaman din ito sa vitamin A. Ang vitamin A deficiency at birth is associated with lower immunity and higher risk of complications like diarrhea and respiratory infection. Kumain lamang ng mangga in moderation. Pang-siyam ay ang lemons. Ang lemons ay may mataas na vitamin C na tumutulong na ma-stimulate ang digestive system ng isang buntis para ma-relieve ang constipation. Ayon sa pag-aaral noong 2014, nakakatulong ang lemon para ma-relieve ang pregnancy-related nausea
siya. Pang-sampung prutas ay ang pomelo. Pomelo is a good source of fiber and aids digestion. Regular consumptions of pomelo and other citrus fruits can provide you with a healthy fiber. Nakakatulong din ito para mabigyan ng relief ang isang buntis from constipation na talaga namang common na problema ng isang buntis. Gaano karaming prutas lang ba ang dapat kainin ng isang buntis per day? As a general rule, a serving of fruit is equal to 1 piece of fruit for a fruits that are larger than a tennis ball or 1 cup of chopped fruit. Safety tips while eating fruits while pregnant. Una, bumili ng prutas na walang synthetic na pesticides and fertilizers. Mas maganda kung mayroon kayong mga prutas na ganito sa inyong mga bakuran. Pero kung wala naman ay okay lang. Pangalawa, hugasang mabuti ang mga prutas bago ito kainin. Pangatlo, siguraduhin walang parte ng sira ang prutas na kakainin para maiwasan ang mga bakterya. Pang-apat, iwasang bumili ng mga pre-cut na prutas. Kung maaari naman, mas maganda po kung kayo na mismo ang nag-cut ng mga prutas para masigurado po ninyong malinis ang pagkakaprepare nito. Pang-lima, store fresh fruits in the ref away from raw meat. Lastly, mga sisi, nakakatulong po talaga para sa isang buntis ang kumain ng mga prutas dahil marami ito mga nutrients at vitamins na makakatulong sa inyo ni baby. Pero paalala lang din po mga sisi na lahat po ng sobra ay hindi na po maganda. Kaya kailangan lang din po na kung kakain po kayo ng mga paborito ninyong prutas ay in moderation lamang po. Reminder din po mga sisi na kailangan nyo din pong alagaan ang inyong mga sarili ngayon kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-alaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!